sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, kura-paroko ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison Pasay. Ito po ang sentro ng debosyon at pamamanata tuwing Martes sa ika-anim na hapis ng Inang Maria, Mater Dolorosa de la Pieta, na kung saan ay niyakap at buong giliw na tinanggap ng Inang Maria ang inialay na katawan ng Panginoong Hesus sa kanyang krus. Ang parokyang ito, ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau, at dito naman po sa Pasay, ito ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay ikawalo na ng ating pong MiSA de Aguinaldo. Laudator Jesus Christus. Purihin po natin ang Panginoong Jesus at Ave Maria. Patuloy nating batiin, parangalan ang babaeng pinagpala sa lahat, ang Inang Maria. Sa ikawalong araw pong ito ng ating pong nobenaryo sa Pasko, Disyembre 23, ang Ebanghelyo ay Luke chapter 1, verse 57 to 66. Luke 1, 57 to 66. At ang mabuting balitang ito ay nagpapahayag sa atin sa pagsilang ng biyayang ibinigay ng Panginoon kay Zechariah at kay Elizabeth. Ang biyaya ng isang bata na matagal na nilang ipinanalangin, ang bata na pinangalanan nila ng Juan. Nang ibig po sabihin pala ng Juan o Johannes ay God has shown favor. Nagpakita ng pabor, nagpakita ng pagbibiyaya ang Diyos. Itong pagsilang nito ni Juan Bautista ay tinatawag po sa kasaysayan na dayspring, simula ng araw, dayspring ng kaligtasan. Therefore, kung mapunta po kayo sa pilgrimage sa Holy Land, yung pong sinilangan ng Panginoong Jesus, minarkahan nila ng 14-pointed star, in honor of David, and Jesus is the son of David. Ito naman pong birthplace ni Juan Bautista sa Incarem ay minarkahan naman po ng araw, sapagkat ang kanyang pagsilang ay simula ng bagong araw. Sa tradisyon, ang mga batang lalaki ay binibigyan ng pangalan na magtutuloy-tuloy sa mga pangalan ng kanilang mga patriarka, mga ninuno. Kaya nga po, medyo nabigla itong si Elizabeth at si Zechariah na hindi po pinangalan ng Zechariah ang bata, kung hindi pinangalan ng Juan. Sa kwentong ito, tinuturuan po tayo ng Diyos na kung tatanggapin niya natin si Jesus, tatanggapin natin ang plano ng Diyos sa buhay, kailangan matuto tayong igalang ang bawat plano, bigyan ng espasyo ang bawat ipinapadala ng Diyos sa atin, sapagkat bawat nilikha, bawat nilalang
bagamat regalo sa atin, ay may kanya-kanyang pagtawag, may kanya-kanyang bukasyon, may kanya-kanyang kaparaanan upang isabuhay ang pagiging larawan ng Diyos. Halimbawa, maliban sa pangalang nalihis sa tradisyon, itong si Juan Bautista, nang galing sa lipi ni Aaron, lipi ng mga pari, si Elizabeth, si Zechariah, galing sa lahi ng paring si Abidja, pero si Juan Bautista ay tinawag hindi upang maging pari, kung hindi maging propeta. Samantalang ang mga pari ay may mga malapalasyong mga bahay, magagarang mga kasangkapan, maayos na damit, itong si Juan Bautista, mabubuhay sa ilang, sa disyerto, at ang kanyang magiging damit at kasuotan ay camel's hair at leather belt tulad ng naging kasuotan ng propeta Elijah. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus, ganun din po. May mga expectation ang mga Israelita. Ano dapat ang lifestyle? Saan dapat manggaling ang Mesiyas? Pero ang pagdating ng Panginoon ay kakaiba. Ang pagdating ni Jesus hindi sumunod sa expectation ng mga tao. Maraming beses, gusto nating tanggapin ang Diyos base sa ating sariling likhang imahin. Pero palagay ko po, ito ang nais ikalabit sa atin ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos, let Him be. Hayaan natin siya kung ano ang gusto niyang maging paraan ng pagdating sa buhay natin. At dahil po dyan, bawat nilikhang ibinibigay niya sa buhay natin, pamilya man o kaibigan, tanggapin natin ayon sa kanyang kaibahan. Ang ganda, no? Sa palagay ko po, kung ganyan, makikita natin na bawat isa sa atin ay larawan ng kabutihan sa iba't ibang estilo, iba't ibang kaparaanan ng Diyos. O sana po nakapagbigay ng alab, liwanag, init, direksyon itong pagkagising ng sa umaga na ating pong mabuting balita. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong mga faith-based communities. Mag-evangelize po tayo gamit ang atin pong tatlong platforms. YouTube, Domi Guzman. Facebook, Pagkagising sa Umaga. At Viber Group, Pagkagising sa Umaga. So, ngayon naman po, babatiin ko ang mga online parishioners natin na galing po sa Marian at Marriage at Family Life Apostolates. Pagbati unang-una sa Senakel Group ng Sister Leti Sikia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Lisa Celis, Birgie Barbers. Pagbati rin po sa lahat ng member communities ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines, sa pangunguna po ng President Kopol, Tito Robert, Tita Tinet Abentahado, at ang buong MEFP Board of Directors at ang MEFP Academy. Pagbati rin po sa Holy Family ME Community, Glenn Marlene Sinaon,
Malu Jojo Punsal, Tata Dong Salbanya, Edna Gary Salmingo, Pong Nops Baroso, Apple at Chris Yuson, Dong Babet Bayarkal, Kawi at RJ Kiambao, Don Don at Claire Aribe, Webster at Gemma Morillo, Yusen at Olive Espinosa, Archie Kiara Magsumbol, RP Jackie Velasco at si Bishop Paul Haushan, SBD ng Abra, eternal member ng Holy Family ME Community. Atin nga po palang ipinapanalangin ang Tito George Tadena na sumakabilang buhay. Dati po siyang very active member ng Holy Family ME Community. Pagbati rin po kina Dr. Mar at Dr. Flor Delisa Adraneda and family, ang MEFP East Cluster at ang Ina ng Diyos ME Community. Gayun din po, binabati natin si si Carmelo at Nerissa Francia, at special prayers naman kina Bibian Jojo at Roby, Cecil Tuason Clemente and the whole family, healing prayers for Seperina De Guia, Albert Chap at Kuring Villasol. Gayun din po, binabati natin at pinagpapala ang St. Joseph the Worker Prayer Group, Rolly Vicky Enesio, Johil Salvador, Joanne at Brix Escanio, Angie at Ipe Inocencio, Arlene at Henry Tenefrancia, Roque at Beloy Tatlong Hari, Boli Lani Gavino, Roel at Rochelle San Vicente, Jim at Joy Rico Hermoso, at Alma Gonzalez and family. Likewise, greetings po and blessings kina Tito Dong at Tita Joy Rojas Lara at ang buong Rojas Lara family, kasama po ang Lia at Julio Carlo. Ayan. Binabati rin po natin at ipinapanalangin ang intentions ng Jugro Transport at ang Synergy 100 Corporation. Last but not the least, pagbati po sa Mater Dei ME Community, Ding Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, Chok at Lulu Aitona, Pris at Vicky Contreras, Omar Rose Mayo, Ben Leti Bernardo, Rock Chris Bulacan, Miriam Santos, Cyril at Benigno Jimenez, Joey Jimenez, Fe Gubalia and Children, Demet at Rose Araniego, Romel Josie Acierto, Leonie at Rodora Bohol, Romy Remy Lagman, Hope at Ochi Galang. Ayan. And now, let us pray. Father of Mercies, in the name of Jesus, the King of Mercy, and through the powerful intercession of the Sorrowful and the Immaculate Heart of Mary, Mother of Mercy, and of our spiritual sister, Saint Therese, who has taught us the art of consecration to the Divine Mercy, we pray, O Father, pour forth unto us your merciful love, rejected by others, that in our littleness and darkness, we may console you today. And to spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maranata! Alleluia! At Merry Christmas na po! Ilang gising na lang.